Kaboards, meron tayong gagawin dito sa bahay ngayon. Ang idadagdag natin ay itong pressure, ano tawag ito, air pressure. Pang pahangin mga board. Pahangin ito mga boards. Ngayon gagawin natin yung vendo. At saka self-service na din mga boards. So dito yung mga boards ay dalawa na yung ating vendo machine. Ito yung para sa car wash at saka ito naman yung para sa sabon. Kaso hindi mabenta yung sabon mga boards. Mas gusto nila na bumili ng yung nakasashay na yung masayang sabon, baka naman joy. Yun mga boards ang gustong-gusto nila nga binibili. Kasi yung isang sashay na daw yon ay kaya nang pabulain yung isang timba na tubig. Yun, kaya hindi masyadong mabenta yung ating sabon mga boards. Kaya ngayon ay babaguhin ko na itong vendo na ito. Ang vendo na ito ay para na dyan sa ating air pressure, yung pahangin ng gulong, tire inflator mga boards. Siyempre, kakailangan natin ng air pressure. 1/4 lang itong akin mga boards. Kakailanganin din natin ng gun, yung merong gauge. Ayan. At ito, yung magko-control dun sa airflow mga boards. Tawag nito ay solenoid switch. Okay. Saka yung mga fittings, ayan, dapat merong ganito. So dito yung input, output. Ayan. At meron akong adapter dito mga boards na kaya niyang pandarin ito. Kasi yung naka-built-in dito mga boards ay hindi niya kaya pagganahin itong solenoid switch natin. 12 volts yung output niya, kaya lang mahina yung amperage niya. Dito at least sa 1.5 sana na amperage yung ating transformer para mapagana niya yon. Dito mga boards yung nakalagay ay nasa 600 milliamps lang yon, kaya hindi niya kayang i-on yung ating solenoid switch. Okay, tanggalin lang natin itong mga to, pati itong cover niya para ma-access natin. Okay, check na natin kung merong kinita itong car wash natin. Ayan, marami-rami din mga boards. Okay, ito kasing transformer na itong mga boards ay mababa yung kanyang output or mababa yung kanyang amperage, kaya hindi ito or hindi, kaya hindi niya ito mapapagana mga boards, hindi niya ito ma-on. Kaya gagamitin ko ay itong transformer na ito. Ito mga boards ay kung meron na kayong dating ganito na i-convert nyo lang. Pero kung bibili kayo ng bago, meron naman talagang vendo na para sa air pressure. Na para sa air pressure na pang vendo talaga mga boards. Pero dito sa case ko, babaguhin ko lang. Okay, so tanggalin ko lang yung board niya and then kailangan natin ng mag-rewire. A few moments later. All right, so ito yung board niya mga boards ha. So ito yung board niya. Ngayon kaya naglagay ako ng wire diyan para meron ding indicator dito sa labas. Yeah. Para makita nang gagamit yung remaining time niya. Okay? So working na 'yan. So ito dapat hindi ito i-bypass. Ang i-bypass lang natin ay itong ground. Okay? Kasi hindi na umaandar ito yung relay niya kapag disconnected 'yan and disconnected. Kapag disconnected yung positive kasi dito nang gagaling yung supply ng sa timer niya. Okay? So ito hindi dapat i-bypass dito kundi itong ground lang na galing doon sa adapter na nilagay natin. Okay, testing natin mga boards. Na-connect ko na din ito sa solenoid natin. Ayan, meron na tayong hose. Okay? So iset muna natin sa 7 seconds lang muna. Okay, try nating hulugan ng 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, namatay na. Ganun din dito. Yan, naka 7 seconds yan. Okay, naririnig yun naman mga bird na lumalabas yung hangin. Okay, namamatay. So hanggang 99 seconds lang ito. Kasi nga convert lang ito. Pero yung mga talagang vendo ng tire inflator ay 2 minutes yun mga boards. Okay. Okay, so isoli na natin. Isoli ko na mga boards and then i-set up na natin. Okay mga boards, so na-set up ko na lahat at na-timing ko na din.
At na-set up ko na din yung kailangan na pressure. Ayan. So working na itong ating tire inflation na vendo, mga boards. Okay, so ito tatanggalin ko to mamaya para hindi kalikutin ng customer, lalo na hindi nababantayan nito. Kaya kailangan tanggalin yan. So ganito na pala yung ginawa natin dito sa timer, mga boards, or dito sa vendo mismo. Yan, so yan ang ginawa ko, nilagay kong adapter na naka-connect na switch. So ito yung allow doon sa hangin na magtuloy. Ito yung galing sa air pressure tank, and then ito yung output. Ayan. Kung malakas sana yung ating transformer or yung 12 volts, kung mataas sana yon, pwede nating baliktarin. Ito yung in, ito yung out. So medyo mahina kasi, mga boards, kaya baliktarin natin. So ito yung in, ito yung out. Working naman both, pero mas maganda kapag ito yung in, papasok yung ganyan, kasi mas sealed yung kanyang valve. Pero okay lang din naman, mga boards, kung baliktaran. So dito sa case natin, ito yung in, ito yung out. Okay, so itry natin. So nasubukan ko na ito, mga boards, sa tire, at okay naman. So ganyan, 59. So narinig ko na na nag-click yun. Tapos ito na yung ating meron na tayong air gun dito. Ayan. Dito na tayo. So meron na hangin na lumalabas. Ang mga boards ay mahaba na yun para sa isang tire. So dito yung air, ito naman yung sa vendo ng car wash. Meron yan. Yan yun. Mahulugan natin. Try lang. Manda. Yun. Meron tayong manual off. So again, mga boards, 1/4 lang. 1/4 lang ito ang ating tangke, yung maliit. Ayan, so self-operated na, mga boards. Bali 2-in-1 na ito. Isang car wash at saka isang air compressor. Yes, isang tire inflator. Ayan, so ganyan yung ayos ko, mga boards. Okay, mga boards, so tapos na tayo mag-set up ng ating tire inflator na vendo, self-service na. Hopefully, magkaroon kayo ng idea sa setup na ito, mga boards. Ayan, so magkatabi na sila. Yung car wash, yung tire inflator, ayan, so ganyan yung ayos niya. And then, yung tangke ng car wash. So, ang importante naman dito, mga boards, kung vendo, kailangan natin ng yung solenoid. Yung nandun sa loob niya. Yun yung nagko-control sa hangin. So, ayan, mga boards, kung nakatulong naman itong video, like naman itong video natin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe.